Hello guys, my name is Jennifer and welcome back again to my YouTube channel. So, gusto ko lang sanang i-share sa inyo yung simple birthday decoration na ginawa ko yesterday. Ito yun guys. Yan, iba't ibang kulay ng balloon. May red, may blue, may green, and may purple. Yan. Gumamit lang ako ng air pump balloon. Tapos, pagkatapos yung palabohin, lagyan nyo lang ng tali. Tapos, dun sa dulo ng tali, lagyan nyo, gamitin nyo lang ng scotch tape. So, since yung kisamin namin ay gawa lang din sa, gawa sa holes o gawa sa kahoy, mas madikit naman din siya. Subok na madikit na kasi maraming beses ko na siyang ginagawa. Tapos gumamit din ako ng iba't ibang klase ng kulay ng crepe paper. Yan, may purple, may pink, may blue, may green, may yellow. Depende sa inyo guys at depende din kung gaano karami ang gagamitin nyo, kung anong gustong kulay din ang gusto nyong gamitin. So, yung crepe paper, nilagyan ko lang din siya sa dulo ng scotch tape. Tapos meron lang distance ng konti. Tapos tsaka nyo dikitan ng scotch tape. Ayun, tapos yun, pababa siya. Tapos dito sa side, yan, merong hanging paper ball. Yan, iba't ibang klase ng kulay at iba't ibang klase din ng laki. So, ito, nilagyan ko lang din siya ng isang balloon sa gitna ng pagitan na, sa gitna ng ano, ng bintana. Tapos, dito sa may pinto, yan, merong butterfly. Ewan ko sana, mukha naman siya itsurang butterfly. O, ewan ko parang itsura din ng bulaklak. So, tapos dun sa kisame, nilagyan ko din siya ng crepe paper. Yan, guys. Crepe paper. Tapos dun sa clip paper, nilagyan ko siya ng star. Yan, apat na piraso ng star. Ito yung star na ginamit ko dun sa may kisame. Yan. Ito yung nilagay ko, ito naman dun sa mga natira na star. Yan, nilagay ko siya sa table. Para may design lang din yung table. Tapos yun, meron itong sinulid to. Yun, nilagyan ko siya ng clip paper para matakpan yung sinulid. Ayan guys. Tapos syempre, hindi mawawala yung regalo ko syempre. Yan. So, syempre maraming salamat sa mga nagregalo sa akin. Ang saya-saya ko. So, kahit late celebration, napasaya niyo ako dahil nandyan kayo. Tapos yun guys. So, napakadali lang siyang gawin at napakatipid din kasi napakatipid din kasi actually yung mga ginamit ko lang din na materials eh ginamit ko din siya last time. So syempre yung balloon hindi mo naman magagamit pagka pumutok na o pagka lumit na yung balloon. So kailangan bago. At saka yung balloon nabili ko lang din siya sa eBay. I think 3 or dry oil for 100 pieces. Regular lang na balloon at hindi siya ganun kalaki. Ayun guys, sana makakuha kayo ng kahit konting ideya at sana may apply nyo din kung halimbawa wala kayong ideya at eto, pwede nyo na din gawin. Siguro mga natapos ko to isang oras mahigit kasi hindi naman ganun kadili magdikit ng mga balloons o hindi din ganun kadali kasi maliit lang din ako, kailangan ko din ng hagdan. So, kailangan ko every corner, kailangan kong buhatin yung hagdan para lang idikit sa taas ng kisame. So, yun guys, sana nag-enjoy tayo. At meron din pala ako sa next YouTube channel ko, ipapakita ko naman sa inyo yung mga naipon ko na handicraft na niregalo ko sa asawa ko since mahilig din ako mag-handicraft. Kaysa bumili ng mga material things, eh, syempre, nasa
I think nasa kanya na lahat. So, mas maganda rin at mas ma-appreciate niya kasi with effort, with love. Ayun, maraming maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyong kalimutan na i-like, share, and subscribe sa my YouTube channel. See you next time! Cheers!